So yan, kamusta? Welcome sa isa na namang content. At ang pag-uusapan natin para sa video na to ay si Kobe. Sino ba siya? Ano ang papel niya sa storya? Siya ba eh kalaban? At kung panig ba siya sa mabuti? Or baka naman may chance siyang maging masama? Pero bago natin i-explore ang mga possibilities ng kanyang character, ay syempre pa inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts, Facebook at TikTok. Meron din po akong bagong bukas na account sa Bilibili. I-follow nyo po ako doon. So mag-comment lang po kayo sa ating mga platforms. Binabasa ko po lahat yan. Maraming salamat po. Well, anyway, balik tayo kay Kobe. Sino ba itong si Kobe? Well, kung taga-subaybay ka ng One Piece, parang imposible naman na hindi mo siya kilala. Episode 1 pa lang, nandun na yan. Siya nga ay una nating nakilala doon sa barko ni Alvida. Parang boy lang siya doon sa barko nila Alvida. Alilang-alila ang kanyang dating doon, pero eventually ay pinalaya siya ng ating bida na si Monkey D. Luffy. So from the get-go, magkaibigan po sila. Pero nagkahiwalay din po sila ng landas dahil si Kobe po, iba ang kanyang gustong tahaking karera. Gusto niya nga po na maging miyembro ng Marines. So ilang panahon nga ay nagkahiwalay sila ni Luffy. Siya nga po ay naging trainee sa ilalim ni Monkey D. Garp. So involved po siya sa dalawang magkapareho ng apelyido. Kumbaga eh, malapit siya sa pamilya ng Monkey. Hindi nga lang kay Dragon, syempre. Pero at least doon sa dalawa, marami ang nagulat sa transformation ni Kobe mula sa parang batang walang kalakas-lakas, nakasalamim pa. Tapos nung nakita natin siya sa Water 7, eh maganda na nga ang kanyang pangangatawan at maskuladong maskulado na. Sanay na nga po siyang ipagtanggol ang kanyang sarili, pero hindi pa rin siya mananalo sa ating bida. Matindi rin ang pinagdaan ng training ni Kobe. Parang Sparta yung pinagdaanan nilang dalawa ni Helmepo sa kamay ni Monkey D. Garp. At ito na rin siguro ang naging dahilan para makasurvive sila doon sa War of the Best. So participant nga sila doon. At si Kobe ay gumawa nga ng eksena. Nagpakita siya ng kakayahan na hindi inaasahan. Meron nga po siyang Conqueror's Haki. Sa War of the Best, pamoso ang eksena kung saan aatakihin siya ni Akainu, pero inawat nga po ni Shanks. Mabigat yung eksena na yon. Siguradong hindi nyo ito malilimot. So fast forward tayo. Sa ngayon, siya nga po ay miyembro ng isang samahan ng Marines na kung tawagin ay S.W.O.R.D. Hindi lang natin alam kung ano ang extent ng kanyang partisipasyon doon at sino-sino pa ang miyembro niyan, pero clearly, hindi po sila kaibigan ng mga pirata. Sa huling pagkakaalam nga po natin, ay in charge siya sa paghuli kay Boa Hancock. Ngayon, ang tanong ay kalaban ba ng Straw Hat Pirates itong si Kobe? Sa ngayon kasi, malinaw ang nakikita natin. Hindi. Kasi kung kalaban siya, doon pa lang sa Water 7, inaresto na. Pero hindi natin inaalis na may tendency nga po siyang maging kalaban. After all, siya po ay miyembro ng Marines. At ano nga ba ang trabaho ng Marines? E di manghuli ng pirata. Kaya nga lang, inamin naman po ni Kobe na siya ay tagahanga ni Monkey D. Luffy. So maaasahan ba natin na siya mismo ang aaresto dito? Medyo doubt, pero hindi po natin inaalis ang posibilidad. Ngayon naman ay isa pang katanungan. Si Kobe ba ay mabuti o masama? Pero bago ko sagutin ang tanong na yan, ikaw ba'y nalulungkot? Walang magawa habang hinihintay ang pinakabagong upload ni Utoy Anime Talk TV? Alam nyo kasi, may nakita akong game na pamilyar na ako. At ito nga ay ang Tongits Go! Ang maganda dito, eh hindi lang naman isang klase ng laro ang nandyan. Merong sabong, color games, lucky 9 at iba pa. Baka sabihin nyo eh may bayad tong game na to. Wala syempre, libre lang yan na madadownload sa App Store at sa Play Store. Pero dahil sa ayaw ko na kayong mahirapan na pumunta pa doon, eh i-download nyo na lang ito sa pamamagitan ng link na matatagpuan sa aking description box pati na rin sa pinned comment ng ating video. Nga pala, meron ditong tinatawag na Go Stars. Yan ay ginagamit para makaredeem ka ng mga gadget, cellphone, appliances at kung ano-ano pa.
para magamit mo kagad itong GoStar sa pinakamadaling paraan, kailangan mong ma-open itong gift icon. At para magawa yan, mag-invite ka lang ng 3 Facebook friends o kaya naman ay 50 beses ka na tuloy-tuloy na maglalaro nang talaga namang nakaka-enjoy nating Tongit Games at Lucky 9. O diba ang dali lang? Simpleng-simple! Kaya pagkatapos mong panoorin ang ating video, i-download mo na yan gamit ang link na matatagpuan dyan sa baba para iwas sa mga dull moments ng buhay. Nalibang ka na, nanalo ka pa! Let's go download Tongits Go! Back to the video. Clearly po, si Kobe ay nasa panic ng kabutihan. Hindi ibig sabihin na hindi sila maglalaban ni Luffy, pero nasa panic po siya ng mabubuti. Hindi naman po ibig sabihin na siya ay Marines, panic na siya sa kung anuman yung mga masasamang ginagawa ng kanyang mga kabaro. Kung iisipin nyo nga po, sinuway niya si Admiral Akainu, kaya nga siya sinugod Insubordination yun. Alam niya na mali ang nangyayaring giyera patungkol sa mga kaganapan sa War of the Best. Ngayon, may tendency ba na siya ay maging masama? Siguro kung gagamit ka ng paraan kagaya ng mga hipnotismo o kaya naman panlilin lang, baka pumanig siya sa kasamaan. Pero hindi ko po nakikita yung ganong pangyayari. Ngayon, punta naman tayo sa theory. Isang araw ba magkakasubukan sila ni Monkey D. Luffy? Alam nyo, nangyari na po yan isang beses at dun nga sa Water 7, nagkasubukan na sila. Clearly, taob na taob talaga si Kobe dun. Kung may tendency yan na maulit, meron siguro, pero hindi na to overly dramatic. Kung napanood nyo na tong video na to, isa po sa teorya ko, babaliktad nga po sa liderato ng Marines itong si Kobe. Kumbaga, sa pag-uumpisa ng final battle, maaring panig sila doon sa puwersa ng world government, pero eventually malalaman na nila kung ano yung totoo, faced with facts na masama nga po talaga ang mga Celestial Dragons, yung mga kagaya ni Kobe, 10 na mga mabubuting Marines kagaya ni Smoker, Tashigi, magkukudita nga po sila. Sila rin mismo yung mag-aaklas sa kanilang liderato. Kumbaga, hindi po solid ang mga Marines. Siyempre, eventually, kapag natalo po ang mga Marines, hindi naman po sila dapat mawala. Meron pa rin pong dapat na nagpapatrolya sa mundo ng One Piece. Meron pa rin dapat na pipigil sa mga masasamang pirata. At sila nga po yan. Pero siyempre, reformado na po ang bagong Marines. Wala na po yung mga masasamang elemento nito. Magkaiba nga po kasi yung pilosopiya ni Kobe at saka yung kay Akainu. Si Akainu, absolute justice. Si Kobe, talagang hustisya. Si Akainu kasi, kahit mabuti ka, basta yung kasama mo gumawa ng masama, todas ka sa kanya. Hindi katulad ni Kobe, siyempre, titignan niya pa rin kung sino yung inosente. Hindi niya idadama yung mga inosente sa mga kaparusahan. Ngayon, kung magkakalaban po sila ni Luffy, oras lang po makakapagsabi niyan, pero hindi po sila 100% na magkalaban. Sa ngayon, si Kobe ay nasa neutral party. Sigurado na hindi po siya kakampi ng mga pirata, pero alam niya na hindi niya dapat galawin ang Straw Hat Pirates ng basta-basta. Alam niyo naman yung kumakalat sigurong theory sa One Piece community na para bang si Kobe ang magiging kahuli-hulihang kalaban kasi siya yung kauna-unahang Marines na kinabati ni Luffy at yun nga foreshadowing daw. Sa ganang akin, hindi ko po binibili yung ganong theory. Parang masyadong predictable, ano? Sa pagkakakilala ko kay Oda, hindi siya ganong kadaling ma-predict. Pero kung magiging Marine Admiral po itong si Kobe, palagay ko naman po ay may tsansa at yun ay malaki dahil nga po meron siyang Conqueror's Haki. Yan nga daw po ay haki ng mga hari at ang mga nagtataglay niyan ay mga taong nakakapagpabago ng mundo. At palagay ko naman, kung si Kobe ay magiging admiral, ay mababago niya ang takbo ng mundo ng One Piece patungo sa isang peaceful na era kung saan ang tunay na hustisya ang namamayani. So ano, ayos ba yon? Sana ay nagustuhan nyo ang ating discussion for today. Maraming maraming salamat sa mga nagpapadala ng GCash at Maya. Andyan lang po yung ating number sa taas. And as always, muli ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Manood at magbasa ng One Piece. Hanggang sa muli. Paalam!